nag-unbox niya tayo ng ring light. Nabili ko lang siya online. Malapit na dito sa amin. So, okay. Wait na. Nag-ready. Tignan natin kung paano siya a-assemble. Gagamitin ko po yan para sa halimbawa ganito, recording. Para pag nagre-record po tayo, medyo malinaw ang camera. Tsaka kung pagod ka na, maaari ka na mapahinga. Ito naman po yung tripod niya. Very good po yung pagkakapackage niya. Sing na sing. Hindi po lasupag. Parang ayaw niya naman siya tumagpapuhas. Yan! Tripod. Bagay po siya sa DSLR. Sana pwede siya. Pero sa tingin ko, hindi. Hindi a-output. Bibili pa ako ng isang tripod para sa aking DSLR. Ito po yung aking camera. Para mas maganda ang kuha natin kapag nag-video tayo. Para kahit sa cameraman lang, ipumuti-puti. Ayan. Magagamit na rin natin siya para sa pag-upet kasi medyo mas maganda kapag malinaw ang pwesto kapag nag-upet kitang-kita lang yung mga detalye sa buhok. Ito po, na-indi po siya. Restore natin lang. Lah, paano to? Parang iba to sa nasubukan ko dati sa photo book. Yun. Okay. So yan, i-assemble ko natin siya. Siya pero huwag masyado kasi baka masira. At ito ay para sa akin. Paano kaya siya? First time. So ito
ito naman yung adjust lang ka. Tignan natin kung gagana. Alam mo eh, malamang gagana naman. Pero titignan natin kung ano yung tsura niya kapag gumagana na. Diyan po yung logo ng aking barber shop. Wow! Bali, wala po siyang derechong outlet. Kailangan po siya lagyan ng connector ng charger. Saksak. Ha? Testing natin. On. Yellow white. Yellow at white. Dito sa button, meron tayong makikita ang plus minus para ma-adjust natin kung gano'ng pakalinaw yung magagawa kung gano'ng kalinaw yung ilaw na gusto natin at gano'ng kalabo lang. Kaya nahihinaan po siya. Dim. Ito naman sobrang tayo. Okay. Tapos tingin natin kung mas tumilaw tayo. Harap natin. Yun, parang mas tumilaw nga. Okay, thank you. Bye.